Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ang ating pag-uusapan ngayon dito sa vlog ko na ito ay patungkol po sa karma. Ayan, ang pag-uusapan natin ay karma at tingin ko ay kinarma na talaga unang-una si Arnie Tebes. Pangalawa, etong vlogger na sumuporta sa kanya, nako! sinuportahan nyo kasi ang isang terorista. Ayan, tuloy, nadamay kayo sa karma na tinatamasa ngayon ni Arnie Tebes. At ang karma po na sinasabi ko ay ang vlogger. Vlogger, medyo dikit to dati kaya ano eh, kaya PBBM. As in, sa talagang sanggang dikit niya talaga si PBBM. So ngayon po, eto pong vlogger na ang pangalan ay Maharlika Boljakera ay lumabas na po ang kanyang warrant of arrest dahil sa kasong cyber libel na isinampa sa kanya nitong si Katunyeng. Ayan, ako, nakasuwa ni Katunyeng. Ito yon yung kanyang warrant of arrest, Mari Joseph naman. At nakalagay po dyan sa warrant of arrest niya, siya po ay merong criminal case number 346334. Libel under Section 4 of RA 10175 known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. At nakasulat po dito, People of the Philippines versus Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljakera. At ang kanya pong ito, warrant of arrest, to any officer of the law, you are hereby commanded to arrest Claire Eden Contreras, also known as Maharlika Boljakera, who is said to be at, ayun ang kanyang address, Pasig City, and who has been charged with the offense above mentioned and to bring the said accused forthwith before this court to be dealt with according to law. At meron pong meron na pinataw na 10,000 pangpiyansa o 10,000 piyansa para sa kanyang kaso. Ayun. At siya po ay pinapa-aresto na ng hukuman. Ayan, pinapadala na siya doon sa hukuman para po siya ay mahuli na. Lumabas po ang kanyang warrant of arrest noong July 13 pa, pero ngayon lang po nakarating sa ating kaalaman. At yan ay pinasa sa atin ng ating kaibigan na si DJ Byron. Ayun, si DJ Byron Music and Topic TV. Yan, tropa pips natin na YouTuber yan. So ngayon po, dito po sa sa warrant of arrest na po na ito ni Maharlika, ay maaring baka pagtawanan lang, baka maliitin lang, kasi eto, para 10,000 lang pala yung piyansa, cyber libel, wala yan, di ba? Baka ganun lang po ang kanilang pagtingin dito. Pero syempre, ang warrant of arrest is a warrant of arrest. At ang isang mahirap po dyan sa sitwasyon na meron kang warrant of arrest ay yung abala. At kapag ikaw ay, kasi itong si Maharlika Boljakera ay sa aking pagkakaalam, ito ay merong dual citizenship ayon na rin sa kanya. At siya po ay isang Pilipino na din na may, kumbaga, nakakuha ng citizenship sa Amerika. So, dalawa ang kanyang, citizenship. So, eto, hindi ko sure kung eto ba ay dahil lamang sa vlog, kaya niya sinabi yan sa isa sa kanyang mga vlog, or totoo talaga na siya ay dual citizenship. Pero ang mahirap nito, kahit na ito ay cyber libel lamang, baka maliitin nga kasi,
Eh, yung abala kapag ikaw ay nahuli at lalo na at ikaw ay merong warrant of arrest, eh baka mahirapan ka na hindi makapunta, makabalik ng Pilipinas. Dahil katulad ng nangyari kay Jason sa, na di ba, ang nangyari kay Jason sa, eh, binasura lang yung kaso kasi hindi na umattend yung nagreklamo kay Jason sa. Pero, naabala siya, papunta sana siyang Hong Kong, attend na nga isang convention. Ang nangyari, siya ay na-hold doon sa airport dahil nga po meron siyang warrant of arrest. So, yan eh, isang pangit na pangyayari sa buhay ng isang nagbibiyahe. Dahil, aba, eh, sa halip na ikaw ay nakapunta na sa ibang bansa, ikaw ay napatigil pa at naabala pa sa iyong mga pupuntahan. So, ganun din ang pwedeng mangyari dito kay Maharlika at kailangan siguro, kunwari mahuli siya, kailangan niyang magpiyansa muna bago siya makaalis or makapunta sa ibang bansa. Kung uuwi pa siya, kasi kung hindi na siya uuwi ng Pilipinas, di ba, sarili niya ng pagdedesisyon niya. Ngayon po, yung nangyayari ngayon dito sa mga grupo ni Arnie Tevez, puro karma na lang to. Puro kasamaan ng ginawa. Kaya ang nangyayari, bumabalik po ang kasamaan sa kanila. At ang nakakapagpalubag sa loob ng mga nabiktima, na agrabyado at mga na-intimidate nitong si Arnie Tevez, baka sakaling yung kanyang warrant of arrest naman ang sumunod na lumabas. Ha? Medyo mabagal lang po talaga ang pag-usad ng hustisya dito sa ating bansa. Pero ako'y naniniwala na soon ay magkakaroon na ng hustisya ang ating hinahanapan ng katarungan na si Gobruel de Gamo at ang siyampa na nadamay sa Pamplona Massacre, kasama pa ang lahat ng mga pinapatay, napatay at mga pinatrabaho. Let's say like pinatrabaho, pinatakot, pinadukot, pinagulpe, pinasaktan dyan po sa Negros Oriental. Diba? Yan na nga sana'y ma-actionan na ng ating gobyerno. Sana mapabilisan naman ng kaunti ang paghahanap ng hustisya dito kay Gobruel de Gamo. At eto, tingin ko, ay abot-abot na karma na talaga ang kumbaga, pag ikaw ay nadikit sa isang taong kinakarma, mahawa ka talaga. Madadamay ka dyan sa sa karma na yan. Ha? Madadamay ka sa mga tinatamasang kumbaga misfortune ng mga ng mga tao na nadidikitan mong may karma. Kaya ako, never akong susuporta po dyan sa terorista. At takot, 'di ba? Nakakatakot na madikit sa isang taong tinalagang terorista ng ATC. So katulad po nito, ito nga ganitong pong mga kaso na katulad ng natanggap nitong si Maharlika Boljaquera, nakita niyo naman po kung ang mga taong dumidikit kay Arnie Tevez. Mga walang kredibilidad, mga walang kumbaga yung kanilang mga info. Katulad ni Tevez, nagbigay siya ng mga info na meron daw akusasyon kaya PBBM patungkol sa Shabuyas, ha? Kasama pa diyan pati si First Lady Lisa Araneta. Pati yung patungkol po sa mga sinasabi ni Tevez na ginagawa daw ni Bebot Nolan. Pati yung sa kotse na naganyan-ganyan daw dun sa swimming pool sa isang party. Di ba, napakaraming inilabas ni Tevez na issue. Katulad din po siya ni Maharlika Boljaquera, na wala pong maipakitang kahit anumang katibayan ng kanyang mga sinasabi. Kumbaga, sasabihin niya lang, eventually, makakalimutan na lang ng tao. Katulad niya, binintangan niya si Katunying, nang hindi totoo. Ang alam ko, tungkol yan sa 5 million.
Ha? Binintangan niya ng binintangan. Anong nangyari? Wala siyang maipakitang ebidensya. Walang katotohanan. Ang nangyari, nakasuhan po siya ng, ayan, cyber libel. So, katulad din dito kay Tevez, ha? Inakusahan ni Tevez na may utang sa kanya itong si, ano, Bacolod City Mayor Albie Benitez. Sinabi niya, meron silang negosyo, pero walang maipakita. Oh, yun na yung ano, yun na yung tatak Tevez. 'Di ba? Ganun na nga tatak Tevez. Kapag ikaw ay binintangan, sigurado walang ebidensya. Sigurado walang kahit anong mga katibayan. Wala man lang kahit anong proper documents na makapagpapatunay na ikaw ay may ginawang hindi maganda. Hanggang gano'n na lang, hanggang doon na lang ang kumbaga pamimintang ni Tevez hanggang yaw-yaw na lang sa SOCMED, hanggang press con, pero walang ebidensya, walang kahit anuman lang nakatibayan. Diba? Naturing nga dating kongresista na dapat nagpapalaganap ng kumbaga pagkakapantay-pantay at public service. Dapat ikaw ay public servant, hindi ka dapat nagsisinungaling sa taong bayan. Meron dapat public trust sa iyo ang taong bayan. Pero ang nangyari, si Tevez, kung ano-ano binibintang sa kung sino-sino, ayun, wala pong kahit anuman lang mailabas na katibayan. Kaya ako, naniniwala, katulad ng sinabi ni Mayor Albie Benitez, baka po, i-demanda niya rin si Tevez ng paninirampuri kasi nga, siniraan niya ito sa SOCMED. Katulad ng ginagawa ni Maharlika kay PBBM at kay First Lady Lisa Araneta. Ayan. Ito, kilalang kilala na malapit talaga to sa mga ano, sa mga Marcoses. Talagang sanggang dikit nito ang mga Marcoses. Oh, ito, meron silang picture since 2017. Maka PBBM talaga siya. At kaya nga Maharlika ang kanyang pangalan kasi nga kapag 'di ba binanggit ang Maharlika, merong kadugtong 'yan o kadikit 'yan ang apelyido na Marcos. So, 'yan na. 'Yan na ang tinatawag na karma. Karma para sa mga dumidikit sa terorista. So, 'yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa vlog na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, tumatangkilik at patuloy na nanonood dito sa aking channel. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking FB page, Team Kuling. Thank you po. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mua mua chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye.